Progrockers Podcast, Season 2. Welcome ulit sa Progrockers Podcast. So, good day. good day. So parang ano, ang nangyari pala, DA, parang ano, no? Parang monthly. parang 4 weeks or 3 weeks ago yata yung last natin. Oo nga eh. Pero wala eh. Halatadong paparapit na si Jose Marichan eh. Kaya oh, nandiyan na nga eh. Lalabas na siya. Nag-slowdown. Oo nga eh, parang ano, no? Bilis ng 2021, dude. Parang naging extension na ng 2020. Season 3 na nga ng ECQ eh. Yun na nga eh. Parang, para sa akin, vivid pa yung nangyari nung New Year. Hindi naman vivid, pero nagkaroon ba ng New Year? Hindi ko nga alam eh. So, parang nagtuloy-tuloy lang yung 2020 eh. Parang araw-araw gumigising ka. Palagi nasa bahay ka lang naman. Oo nga eh. Tapos, oh, all-time high din pala tayo ngayon. So, oh, record-breaking. Record-breaking. 19,000. So, yeah, as usual. Usually, sa huli namin sinasabi to, ingat-ingat tayo. So, yeah, Delta is no joke pala. Grabe, no? Bilis. Sobrang bilis. Eh, mas, ano siya eh, mas nakakahawa. So, if you have a chance to take the vaccine, take it. Oo, totoo. Yun. Oh. I mean, siguro, brand conscious kayo, parang that's fine. Kaso, sa ngayon kasi, ano na eh, it's not about sa sarili mo na. Parang yung community, ano na talaga siya. But anyway, sige. Programmers pala tayo, hindi pala tayo nag-pumindin. So, ayun. So, kamusta niya? Ano yung, kamusta yung project mo sa trabaho? Anong meron? Well, haba na ng buhok natin dun, no? Sa trabaho naman, wala. Yung project na natenga eh. Pero, mapipick up ko na rin siguro siya by September. Balikan ko siya by September. Okay, so, next week na yan ah. Oh, sa trabaho, ayun, nagpa-pipeline na eh kasi dumating namin sa punto na kailangan na ng tawag dito ng scheduling manager ng hindi ng task eh. Nung feature. So PM, project manager, essentially? Delivery manager? Delivery manager. Parang ganun, okay. Parang ganun. Okay. Yung magta-time nung, kung kailan yung release nung product at, ay sorry, nung feature. Siya yung mag-feature na. Para na pag-uusapan kung ano yung pros and cons kung bakit yung uunahin. Dumating mo na kami sa sobrang dumadami na kasi so kailangan nang i-assess kung ano yung dapat na. Kamusta naman ang stress levels mo lately? Okay ka pa naman? Naging okay na ako ngayon kasi... Uy, naging okay. Ibig sabihin dati, hindi. Oo, kasi nung una, yun nga, nagsunod-sunod yung ano. Yung kailangan mag-integrate sa amin. Pero, things... Yun nga, syempre, yung motto ko nga, code once, write more often. So, correct. Nung nakita ko kasi yung linya, so lahat nung, ginawan ko na ng adapter bawat klase ng integration. Kaya, copy-paste na lang ulit ako. Nakakatawa, no? Kasi yung copy-paste, para kasing sinasabi na parang, nilolockdown. Parang gino-joke yung na parang ang copy, yung mga senior programmers, copy-pasters lang din talaga sila. Totoo naman. Pero yung kinakopy na code din namin yun. Parang, okay, na-code ko na. Para magawa mong efficient yung code mo na abstract lahat. Matinding iisipin mo para sa ganyan. Pero ang ikakopy po yung function call, ha? hindi yung mismong function, yung hindi mo i-replicate yung the same logic. So, i-replicate mo lang yung pag-invoke ng logic na yun. Siguro, since may video na tayo, iniisip ko nga. Yeah, may video na pala kami. Ito na naman mukha namin. Try natin mag-tutorial na natin. Parang pakita natin sana kung ano yung mga konsepto. Sige. Pero dahil mabagal ako mag-type, di ba sumali ka nung dati, nagturo ako doon sa office, di ba? Ang gagawin ko na lang, i-screen grab ko na lahat ng proseso. Tapos talk through na lang. Ipopost ko na lang. Tapos ganun na lang gawin natin. Kasi since ako, syempre, sabi ko nga sa'yo, parang kung susumahin ko yung React.js ko na
experience. Siguro mga tatlong buwan pa lang. Pero alam ko malupit na yung nakuha ko. Sige. So, at least parang commentary na lang. Sige. Figure out natin yung ano eh. Sakto mag... May darating ako na bagong computer next week. Yes! Naghihingalo na kasing 8 gig ko eh. So parang time to rest. Hindi man time to rest. Parang... Gawin natin, iniisip ko nga gawin natin snippet kasi kailangan ko rin ulit magturo eh. Pero sa mga estudyante may nang-invita sa akin. So, nice. So, since magtuturo ko paano mag-dockerize ng React. Parang marami ako naisip eh. Mag-dockerize ng React. Mag-SS R ng React. Ah, okay. Tapos paano i-optimize yung SSR pa ng React. Okay. So, di ba, at least marami. Nalala ko, anong ginagamit mo na front-end styling framework? Nag-tailwind ka na rin ba? Tailwind. Dude, may inaantay ako sa tailwind ngayon, yung just-in-time compilation. Meron na siya ngayon. Experimental, pero sobrang game-changer doon pa sakali. Nakita ko na yun eh. Oo. Pero meron na siyang mga library sa sa kung ano man yung kailangan mo. Lalo na sa SSR eh, kasi ayun, kung kailan mo, kung anong page na yung may kailangan mo, lang yung ilo-load up niya. Ang ganda ng tailwind. Sobrang hands down para sa akin. Dati material UI, bootstrap. Hindi, syempre opinion namin yun. Maganda naman bootstrap. Kaso, talking about opinion, kasi masyadong opinionated siya na parang standard na tuloy yung look and feel ng bawat website. True. Oo nga eh. Parang ngayon nga kapag may nakita ko na website na gawa sa bootstrap, intern gumawa. Yung kasi out of the box, diba? Pati yung color ng primary button, yung success button, info. Tapos diba, i-override mo lang din siya. Diba? Parang ang bigat nga niya. Yun yung maganda nga naman sa Taily para sa Strip down, sobrang powerful strip down na niya. By the way, hindi kami sponsored ng Tailwind or whatsoever. Pero kung may gusto po mag-sponsor sa amin, pwede naman po yun. Ayun, siguro, di ba, pagka in time, pwede natin i-demo kung ano, paano yung... Pwede nga yun. No? Kung sa mga listeners pa natin, kung meron kayong framework na gusto nyong i-demo namin, pwede naman po ninyong i-request. Ganyan. Kung hindi namin alam, maghahanap kami ng, ano, ng expert para doon. Kung wala kami nahanap, sabi namin, hindi namin alam. Hindi naman namin alam kasi lahat. So, ang problema lang doon, hindi natin siya magiging, hindi na siya pwedeng ilagay sa podcast nga lang. So, kailangan i-post natin sa YouTube. Baka magkaroon na lang tayo ng mga ano, mga extras. So, hindi na siya podcast talaga. So, talagang tutorial na video on demand. Speaking pala, dude, tinatax na ngayon ng ano, or planong itax ng BIR ang content creators. Actually, dapat naman, if you're earning income, dapat nagbabayad ka ng tax. Not that it matters to the Progrockers podcast kasi we're not hitting levels ng income. Actually, wala naman kaming income dito, di ba? So, that could be taxable. So, BIR, nothing to see here. Carry on, nothing to see here, BIR. Unless, sa mga listeners natin or mga sponsors, kung gusto nyo magkaroon ng tax ang Progrockers podcast, pwede kayong mag-sponsor. Or pwede nyong ipakalap ang Progrockers podcast para dumami yung subscribers, dumami yung views namin, at magbayad kami ng tax. Kung gusto nyo kami magbayad ng tax, di ba? Speaking of money, dude, syempre, di ba, palagi natin napapag-usapan yung tungkol sa trabaho, di ba? So, naisip natin, ito yung topic natin ngayon, dude. Yes. So, paano ka nag-progress mula sa entry level to senior? Actually, nakakatuwa kung yun nga kung paano yung nangyari yung topic po namin. So, yung lilawin ko po, yung topic namin is, kasi may confusion pa rin tayo na what constitutes an entry level, a junior, mid-senior. Ano ba talaga yung criteria para masabi mong nandun ka sa specific na ano ba siya? Skill level? Yun nga eh. Skill level ba siya? Title ba siya? Hindi natin alam. So, yun yung itatry namin. Sinabi mo nga sa akin yung topic. Yun din yung unang inisip ko eh. Parang, di ba ang hirap? Parang, di mo kasi pwede nga sabihin na yung tenureship mo ba sa company? Pero... Hindi rin, pero technically, feeling ko sa ibang kumpanya pwede yun.
Okay, okay. Parang isipin mo, kung ang kumpanya nyo, sabi mo, ISAP base. So, wala kasi may, kasi may parang black belting yun eh. So, parang yan. Oh, diba? So, habang tumatagal ka, since wala naman na talagang dapat, I mean, kung ano yung knowledge base mo dapat nung pumasok ka, dapat taladala mo hanggang senior yun eh. So, feeling ko, yeah. As so, you progress, di ba? Nang years, yun, na po-promote ka. Sige, pero, so isa-isahin natin. So siguro sa ano natin, sa industriya ng startup na, which is tayong dalawa naman, tayong dalawa na pinasukan natin. Startup na sige. Eksena. I-exclude na natin yung mga, syempre yung mga may, yung may maayos talaga na progression. Like yun nga, sinabi mo yung SAP na consultant 1, consultant 2, tapos may mga specialization siya. Ano naman kasi, yung mga super corporate talaga, may set talaga na criteria yun. Pero for the rest of the people, sabi mo na yun, startup yung web developer. Sabi natin web developer para patay-patay. Kasi yun din naman po yung background namin, web development. Ano ba talaga yung nagko-constitute nun? No? So yun, isa-isay natin. So una, yung entry level, di ba? Entry level, and I think dapat ihiwalay yung junior at saka yung entry level. Tingin mo. Tama. Pero dude, sa industriya ng startup, ano yung criteria? Ano yung gine-gauge para mag-progress ka? Hindi ko alam, actually. Kaya yun yung figure out natin ngayon eh. Oh, sige. So, pero ikaw, sa tingin mo. Maganda ba? Hypothesis ko lang to. Ah, hypothesis. One is, hindi ko pwede siyang sabihing tenureship eh. Pero parang dun siya magpo-fall. Pero hindi dahil tenured ka na doon or matagal na yung nirender mong servisyo doon sa kumpanya na yun. Eh, nagpo-progress ka doon sa level. I mean, on the domain knowledge doon sa kumpanya. Parang, sige, matatakal naman natin siguro to maya-maya eh. Like, hindi dahil, pwede kasing sobrang tagal ka na doon pero junior ka pa rin. Pwede kang mag-progress doon sa tagal mo doon sa kumpanya. Nagpo-progress yung level mo doon sa, ano tawag mo doon? Skill set, di ba? Skill set or ano tawag natin doon? Yung level na yun, yung junior to mid. Sige, para sa purpose lang ng discussion natin sa episode natin, let's just call it... Hindi mo pwede sabihing expertise eh. Level of expertise eh. Levels na lang, sabihin na lang natin level. Basta in general, level na lang. Sige. Parang junior level, entry level. Level, sige. Mid-level, whatever. Yeah. Basta yung ano natin, yung... For the purpose ng discussion lang natin ngayon, let's just call it levels. Levels. Ayun, pwede kasing tumagal ka dun sa kumpanya pero hindi umaangat yung level mo. Kasi, yung domain knowledge mo, akma pa rin siya sa entry level. Tipong halimbawa, syempre may produkto kayo as a web dev company. Meron kayong product. Kung, bakit ko sabihin na code ka lang ng code at yun, sabihin mo front-end. Pwedeng front-end kayo lang pero nagpo-progress kayo. Pero, ang nangyayari kasi, kung ano lang yung binabatong task, ginagawa mo lang. Ngayon, pwede ka mag-progress kasi kahit matagal ka, kahit nga maikli lang yung panahon mo, pero tumating nga na sa punto na nagapa mo na yung produkto na alam mo na kung ano yung kailangan ng kliyente, na ikaw na mismo, nagpo-progress ka doon sa knowledge base mo, doon sa produkto. Hindi lang kung ano yung kailangan mong gawin na i-code doon. Kundi kung ano yung na parang na foresee mo na kung ano yung... So, nakakapagbigay ka lang ng input kung ano. Yun, parang ganun. Na yung domain knowledge mo sa produkto. Kung sa baga, alam mo na kung halimbawa, ito yung hingin ng kliyente, alam mo na kung ano yung, paano mo siya gag... Kasi, syempre, sa atin naman, di ba? Hindi lahat ng gusto ng client pwede mo gawin, di ba? So, pwede mo nang nakagawa ka na ng parang way around na, sige, yan yung gusto mo, pero ito yung kaya kong ibigay sa'yo. Nakakakma naman dun sa... Pero, ito yung nakakatuwa dun eh, kasi ito, finally, nakahanap ako ng magkaiba tayo. Kasi sabi mo, yung criteria mo is yung domain knowledge mo dun sa product. I mean, diba? That's you can say that kasi matagal kang nag-i-stay sa kumpanya.
Ako naman, hindi sa hindi ako nagtatagal, pero medyo, ano, parang talon ako ng talon. Hindi naman masama yun, I guess. Pero mabot pa rin naman ako sa senior na level. So parang, not to say naman na hindi ko nagiging domain expertise yung product ng company na pinag-workan ko. Pero may ano naman ako, may nagigain akong skill. So parang yun nga, nakakatuwa dun, magkaibang ano perspective na. Alam ko na dun para ano, para mas madali. I-retrospective. Oh, ito na naman yung ano na retrospective. So, pagdaanan natin yung experience natin from our entry-level selves hanggang ngayon, tapos tingnan natin kung ano ba yung paano ba yung naging transition natin. Kasi right now, we are comfortable saying na seniors na tayo. Mm-hmm. Pero where did that start? I mean, okay, ayun. Sige. Go. Sa akin, yun sa akin, sige, another premise ko lang eh. Hindi kasi yun lang yung hypothesis ko eh. Another is yung skill ay yung expertise mo pagdating sa technology. Yun yung isa. Yun yung number two. Oh, okay. Yun naman yung mag-a-apply so, naman sa akin. Oh, sige. Kaya nga maganda sa yung sa technology sa akin yung sa tenorship para hindi masyado parehas tayo pala. Okay. Finally, no? After all the episodes, nakahanap tayo na parang sobrang magkaiba naman tayo. Okay. Okay, so yun. So sa akin kasi tatlo yung na hypothesis ko na sinabi mo to eh. Yun nga, yung isa sinabi ko yung tenorship na ano man yung tumatagal ka sa kumpanya, so pinapromote ka na lang. Ayun. So sa atin, di ba? Ako as entry level ko noon. Yeah, ano yung entry level job mo? Ano yung entry level job? Entry level job ko sa fleet sa ano yung magkasama tayo. Okay. Entry level IT job. Ayun. So technically pangit man sabihin na palagi ko namang word yun na pangit man sabihin. Ayoko lang maka-offend. Code monkey. Okay, code monkey ako. Okay. Anong ibig ko sabihin ng code monkey? Hindi naman siya derogatory eh. Pero meron kasi akong tinatawag, meron, dadaan ka talaga sa phase na yon na kung ano yung hinihingi sa yung task or anong na gusto mong gawin, yun lang ang gagawin mo. Which is fine. Which is fine naman, di ba? Kasi tama naman eh. Pero na tipong, wala, hindi mo na pag-iisipan, basta mapagana mo na siya. Kung ano yung hiningi, paganahin ko. O sige, halimbawa, o kailangan ko ganito ng form, tapos i-send mo sa database. Dapat ma-save mo sa database. Gagawin ko yun. Yun eh. Kasi gagawin ko ng form. Pero hindi ko na pag-iisipan doon kung let's say sa UI, UX na part like, or sabihin na lang natin sa simpleng security. Para hindi ka ma-SQL inject, kailangan i-restrict mo na ang tatanggapin lang ng parameter na to. Sabihin mo, alphanumeric lang. Diba? So, hindi ka dapat tumanggap ng special character. Or itong field na to, since sabihin mo, male or female, anong field na to is male or female lang, which is gender lang, sex na lang, ano. Bahala, basta yun. Ililimit mo pa siya sa, hindi mo na tatanggap ka pa rin ng more than, sabihin mo, 6 characters, diba? Samantalang 6 na yung pinaka-maximum na pwede mo. Or pwedeng one character nga lang hingin mo, F or M. Pero tatanggap ka. Kasi, technically, by limiting ko ano yung pwedeng tanggapin lang or ano yung kailangan ma-recognize lang nung field, nung parameter na yun, nililimit mo na yung sarili mo doon sa SQL injection. Sabi mo. Halimbawa, wala ka pang framework na alam. Pero at least, yun na, mitigation mo na yun. As entry level, hindi ko iniisip yun. Basta kung ano lang yung hiningi sa akin, yun lang. Unless, di ba? Next, sige, nagawa mo na yan. Sige, since ito, syempre, yung, ano mo naman, makikita niya yun. Sige, next, gawin mo naman ito. I-limit mo lahat itong character. So, technically, code monkey ka. Yun nga yung hindi naman pa, monkey wrench. Ang entry-level jobs naman. Tool ka. And again, it might sound like parang masama na derogatory na sinasabi namin. Pero hindi naman. Actually, ang entry-level jobs, by name itself, para lang makapasok ka. Mm-hmm. And I think common na misconception, I guess, siguro ng mga students is, kapag nag-graduate ka,
dapat alam mo na lahat. Kasi hindi ka matatanggap pag hindi mo alam lahat. Actually, yung companies, very, especially sa entry level, very lenient sila na parang sobrang baba lang. I mean, akala nila, hindi sila sabi nila na may experience sa ganito, ganyan, ganyan. Ang totoo niyan, basta familiar ka lang. I mean, hindi na nila kailangan mag-explain ng acronym sa'yo. Alam nila na, alam mo lang na programming language yung Java or JavaScript. Basta alam mo lang pinagkaiba ng Java sa JavaScript, yung mga ganun. Pero in terms of skill-wise, I mean, syempre dapat marunong kang mag-program, right? Yun naman yun eh. Basic skill yun. Kung programming job siya. In terms of yung technique skill, technique lalo, hindi ka naman nila bibitawan sa ano. Hindi kasi, ka bibiglain. At saka hindi ka rin bibigyan, as entry level naman na trabaho, hindi ka rin naman bibigyan ng mission critical na task. So, parang, so in a way, entry level jobs are, bakit mong sabihin, kukunin ko yung word dito, bakit mong sabihin, yan yung mga trabaho na ayaw gawin ng ibang levels. Ayaw gawin ng junior, ayaw gawin ng, ano, ng mid. Kasi, either ayaw nilang gawin or sayang kapag sila yung gumawa. Kasi, yung skill set nila is akma for, let's just say, more complicated na ano na bagay. So I guess sa mga mag-graduate, don't stress out masyado na hindi mo pa alam yung security, hindi mo pa alam mag-deploy, hindi mo pa alam mag-ganito ganyan, paano ka matatanggap, you know, just pumasok ka lang sa kahit ano, entry level job. Basta sa akin, sa experience ko naman ng entry level job, actually first job ko as an IT, hindi nga ako programmer eh. Designer ako, web designer. I think even coming into IT, hindi ko pinangarap. Hindi naman sa hindi ko pinangarap, pero hindi ko agad nakita na programming yung mag-e-end up ako. Kasi, yun nga, during college, I ended up loving web design. Design in general. And akala ko yun yung magiging progression ko talaga. Yun talaga yung calling ko. Parang, after nung yun nga, entry level job, basta lang basically design lang, nag-end up na parang nakukulangan ako, na parang ito lang ba, parang yabang, no? Pero ito lang, dali masyado, parang ganun. So yun ang entry level, parang entry level jobs nga na code monkey or basta sobrang solid na nung task, gagawin mo na lang. And again, hindi masyadong strict, medyo may leniency. Pero syempre, yung team leader nyo or senior or supervisor or whoever, syempre gusto rin nilang i-gauge ka from time to time kung ano pa yung limits mo. Dun na ka nabibigyan ng mga, let's just say, uncomfortable things. Like, aralin mo tong framework na to. Once inumpisa ka na ng ganun, either you're a candidate ka talaga na either matanggal or magstay. Basta may, hindi kasi, alam mo yun. Kaya naman, ginagawa kang code monkey, ginagawa kang code monkey nung as entry level. Kasi para makapa mo yung discarte. Discarte muna, team dynamics, kasi, yung mga ganyan-ganyan. Kung ano yung kultura, di ba? Kasi, di ba sabi ko nga sa'yo, para sa akin, once na gumagalaw ka ng code ng iba, nakikita mo yung train of thought nila. Kung bakit ganun. Kasi, kung halimbawa, ito papagawa sa'yo, next, ito yung progress, ito naman yung next na gawin mo. Pero, yun pa rin yung task mo. Halimbawa, yung form pa rin na yun. Pero, iba naman na yung ginagalaw mo. Sabi mo yung security part na o yung validation part na. Di ba? Parang at least, nasusunod. Pag sinabi sa'yo na, ito, gumawa ka ng ganito, hindi na kailangan isa-isahin sa'yo yun. Correct. Tapos, yeah. Kasi nakita na nila yung discarte, parang kung ano yung progression ng iba, yung mga mas ahead sa'yo. Okay. So, ngayon, nanggaling ka ng entry level, pa-transition ka into junior. Ito yung ano dude, yung forever question sa lahat ng levels to. Sino magsasabi na tatalong ka into junior? Is it self-invoke? Dapat ba external yung trigger na parang okay, hindi na ako entry level, junior programmer na ako, or sa ano mo doon, sa experience mo, paano mo, sa bahay kasi dati wala tayong ganun-ganun eh. Junior mid, ano, basta along the way talaga biglang nagkaroon ng ganun. Actually yung pero sa bagay, kung looking back na lang, saan point mo na masasabi na naging medyo mas junior-ish ka na? Okay.
Parang tama ka dun eh, wala sa atin ganun. Pero kung tutuusin, napansin ko kasi yung mga may levels na yan, hindi yan umaakma sa startup eh. Basta hiningi, naghanap lang yan, web developer, Java developer. Mm-hmm. Walang senior Java developer. Walang ganun. Mm-hmm. Doon sa mga medyo established na yung merong ganun. Pero nilalagay nila yung ano, yung years of experience. Experience, oo. Pero yun nga eh, di ba? Posible kasing antagal mo na may experience ka na, pero code monkey ka pa. Yun yung ibig kong sabihin eh. Good point. Hindi ka makapag-progress. Kasi yun lang yung pinapagawa sa'yo. Parang pokopalo ka pa rin. Mm-hmm. Kaya code monkey tawag doon eh. Parang monkey wrench, tool ka, parang mm-hmm. ganun, pokpok palo alam. Ngayon, sa akin na, nung nag-transition na ako from entry to junior, pero tama ka, hindi ko alam kung self-invoke ba yun o ano. Pero para sa akin, masasabi mong junior na yung isang developer is kung may iwan mo sa kanya yung isang buong, sabi mo, isang buong sabi mo front end nung alam ko na isang process isang, flow correct, isang correct. Feature pero hindi mo mabibigay sa yung alam mo front end lang o basta sa iyo lahat nung front end ng pagdating ng registration and login lahat or pwedeng sabihin mo pagganahin mo yung sige. Para ma-juxtapose lang na juxtapose. Ma-juxtapose lang natin sa ano sa entry level. Sa entry level siguro sa case ng login, sabihin natin login. Pag sa entry level, sabihin sige yung login natin, lagyan mo ng email, ng password. Tapos ito yung constraints ng password, yung email kailangan unique. Talagang ano, solid yung specs. Sa junior, in a way, sasabihin na lang pag-anahin mo yung login. Mm-hmm. Yeah. Parang syempre, ikaw as junior, as junior, may konting experience ka naman na alam mo na dapat na unique yung email, alam mo na dapat na ito yung constraints ng password. Mm-hmm. Kumbaga, may konting freedom ka na, but you stay on that specific task. Oo. Sa tingin ko, parang ganun. Parang ganun. Pero hindi na sinasabi sa'yo specifically. Di ba? Doon na dumadating sa'yo yung hindi nasasabihin sa'yo, yung button, gawin mong blue. Alam mo na yun. Parang alam mo na yun. Pwedeng red. Hindi pwedeng red kasi syempre pag red means something not should be clicked, di ba? Parang may mga ano na, may mga implied na task na pag sinabi na parang required. Parang hindi na kailangan sabihin sa'yo na required yung email, required yung ganito. Parang diyan na dapat gumagana yung common sense. Saka usually, pag junior na, yung pinagawa mo yun sa junior, hindi mo na kailangan tingnan kung nagawa niya ba ng validation. Hindi, implied na yun, alam mo. Implied na siya. Oo. Pagka entry ka, tipong, halimbawa, syempre may git, di ba? O gumawa ka ng PR, tapos review ko. Junior na yan, sige, push mo na. Push mo na. Parang in a way, pwede. May konti siguro na Actually ang ano, ito yung nakakatawa dun. Kasi yung entry level kasi, halimbawa, same job siya. Yung entry level could be the part na yun yung probationary. Mm-hmm. Pwedeng yun yung entry level mo. Pero pag once na regular ka na, that could be your kung meron man tayong pang-check ng ano. Criteria 'yon. Kung may criteria man talaga tayo ng pagtalon sa junior, pwede 'yun pag na-regular ka na out of your entry level job. Pwede 'yun. Mm-hmm. And I think medyo mas malaki ang expectation sa junior actually. Una diyan kailangan ito, importante 'to. Kailangan kaya mong i-describe yung problema mo. Ano naman 'yan ang juniors, although pinapalabas namin ni DA kanina na parang kaya na kahit paano ng konting confidence. Sobrang madaming tanong pa rin yan. Sobrang daming tanong yan. Kaso, kailangan, isa sa skill, as a junior nga, sinasabi ko na kailangan mo, kaya mong i-describe yung problem mo. Kasi, kung di mo kaya i-describe, di wala makakatulong sa'yo. Kasi kung halimbawa, kung entry ka may imagine mo parang, ba't hindi ko ito mapagana? Mm-hmm. Pag junior ka, hindi ko to napapagana kasi hindi tumatawid sa ganito. Or pagdating dito, hindi niya nababasa. Alam mo eh, maalam mo kung saan may mali eh. Alam ko na, nasa ano yan. Junior ka, sasabihin lang sa'yo, hindi gumagana. May realization na ako ngayon, dude. Parang ano,
sa error message. Hmm. Pwede, pag, pwede. Pag entry level ka, error message, panic ka. Parang, ha, ano to? Google mo pa, ano to? Ganyan, ganyan. Pag junior ka, parang nakita mo pa lang yung specific word doon sa error. Ah, okay, alam ko na. Alam ko na anong line. Ganyan. So parang nakita pa lang, unterminated. Ah, saan? Alam mo na agad yung gagawin. Ayun. Okay. Yun, siguro yun, isa rin yun. Pagka entry level ka, tinuturuan ka pa kung paano i-debug. Mm-hmm. Parang, oh, sige, check mo kung ito dumarat. Itong, ito bang pagdating, pag nag-type ka dito, tapos pre-nest mo yan, natatanggap ba nito? I-check mo. Hindi, mm-hmm. hindi ka tulad pag junior, alam niya na yan eh. Okay, dito magko-console.log ako or dito magbe-print underscore r ako. May mga specific na errors na alam na niya na parang, okay. Alam parang, na ako hindi gumagana eh. So, yun. Sinasolve ko lang. Depende sa ano. Sa pag-comprehend mo ng, ano, ng error message. So, yun. So, junior. So, yun yung mga problemang tinatakay mo. Kung halimbawa junior ka, yun yung mga problemang tinatakay mo eh. Mga yung, oo, oo. Ba't hindi kumapasa sa API? Ganyan. Ba't hindi natatanggap ng API? Samantalang pag-entry ka, mga tipong, bakit pag-clinic ko to? Walang nangyayari. Oh, figure out mo pa lang yung ano bang function gagamitin ko sa ganito. Yung mga ganyan. Mga paano ba? Pero, pwede pa, anong, halimbawa, nung unang panahon na yun, tipong, tatanong mo pa, anong magandang gamiting date picker? Oo nga, ano. Bigla ko naalala, dun merong ano, merong website dati, Ajax Rain. Talagang tambay ako ng ano dun eh. Parang, gandang widget na ito. Tapos didibug mo yung ano, parang reverse engineer. Siyempre, gagamitin nila yun, di ba? Kasi jQuery nga noon, di ba? So, kukunin mo yung jQuery na... Wala bang jQuery noon? Ay, ngayon meron. Noon nung time natin. Nung panahon. Panahon ng jQuery, di ba? jQuery to... Siyempre, kukuha ka ng plugin, di ba? So, jQuery siya, sabihin mo. On top of jQuery. Eh, siyempre, may ibang plugin ka pa. So, yung pagka entry level ka, minsan magtataka ka, bakit hindi ko magana yung ano ko? Siyempre, yun, pagka junior ka, alam mo na kung bakit. Pagka nakita mo, okay, nagko-conflict itong plugin na to sa plugin na to. So, yun ang ano, sige, looking back naman, nung junior days ko, doon naman ako mahilig, mix and match ng mga plugins. Mm-hmm. Parang, for example, yung kukulayan yung scroll bar, yung mga ganun. Sorry, ganun. Ajax 2.0 kami, so kami yung mga gradient, shadow, yung mga ganyan. Yun yung baduy, no? Pero, yeah, yun yung mukha ng ano dati, nag-multiply, yan, ganyan. Tapos may nakita ka nga na yung date picker na maganda. Ang naging problem natin noon, dude, kasi nga, that time, DHTML, di ba? Dynamic HTML, yun yung term natin. Mm-hmm. Ang daming framework. So, meron nga yung WooTools, meron yung Dojo, may CooksDo. Ano ba yun ba? jQuery, may konting yun. Tapos ang ano nun, syempre, ano pa nun, infancy pa lang noon, meron ka nakitang control sa isa, kunwari sa jQuery. So, syempre, yung project mo, ginawa mo na jQuery. So, may nakita kang isa na walang ganun sa jQuery, pero nasa MooTools. Ngayon, doon sa project mo, maglalagay ka ng jQuery tsaka MooTools. MooTools. So, meron, kaya meron si jQuery nung no conflict. Kasi just in case na parang yung gusto mong gamitin na widget is wala sa jQuery, pwede mong gamitin si jQuery na no conflict para pwede ka pa magpasok ng ibang framework. O di ba ang horror? Kasi sobrang bad practice nun. Pero we did that. Yun, I think sa juniors din, wala ring hindi mo iniisip yan pag junior. No, wala kang pakialam sa overall stability, hindi mo, performance. Hindi, hindi mo iniisip yan. Masyadong mataba na yung JavaScript na niloload mo. Mm-hmm. No, wala. Ano lang, basta medyo natutuwa ka din. Actually, ano, looking back sa junior, na parang natutuwa ka na parang, uy, dami ko nang alam na parang ito na yung time na sinasabi nung wala pala yung university na yan. Eh. Parang, wala, dun mo ma-figure out, walang-wala yung 4 years, sa case ko, 9 years ng college. Parang compared dun sa 3 months or 6 months mo na nag-work. Not to say po ulit, again, not to say na huwag kayo magka-college. Magandang foundation pa rin yun. Pero, yeah. Kasi, I mean, sa college natin natutunan kung kailan gagamitin yung conditions, yung loops, yun, sa college mo, doon ka mabibihasa. Actually, doon medyo mas
to be fair, mas dadali yung progression mo ng levels na to. Kung meron ka talagang foundation, syempre yung foundation zero mo is yung school, di ba? Tapos entry level. So, ayun. Either a bootcamp, kung ano naman. Depende sa opportunities na available sa inyo. So, yun. Fun din pala maging junior, no? Binabalik ako yung junior days natin, eh. Na parang, tsaka yun pa yung ano, yung pa yung time na kapag halimbawa may to alam natin to di na halimbawa may sunog sa kumpanya na, uh-huh. Not literal na sunog ay yung production errors ganyan hayahay lang yung mga junior walang gagawin yan oh kasi hindi nila ang kasi hindi rin sila makakatulong hindi rin sila makakatulong oh. Totoo yan saka hindi aabot yung sunog doon sa kung magkakaroon ng aberya yung ginawa nila hindi yun aabot na magpapanik lahat. Oo, dapat. Dapat. Kasi hindi naman sa junior kasi, yun nga, hindi ka masyado binibigyan ng sobrang critical. Pero may binibigyan ka na ng domain sa isang bagay, pero hindi ka pinahawakan ng critical. Pero ano, this is, hindi siya true sa lahat ng team structure. Siyempre, kung junior ka, tapos ikaw lang yung developer. Junior developer ka, tapos ikaw lang yung developer sa kumpanya na yun, malamang aabot talaga sa'yo. Kasi ikaw lang naman yung pwedeng sumagot doon eh. Pero kung, yun nga, kung may structure kung enterprise, naman. Enterprise ah. Ito yung usapan nga naman, enterprise nga yung kinagawa. Hindi siya commercial lang. Pero that being said, dude, ito ngayon nakakatawa eh. Junior programmer ka, pero ikaw lang yung programmer. Are you considered junior at all? Ito kaya yata. Ah, di ba, ang gulo. Sabi ko, ang gulo ng topic na to eh. No? Kaya yata dun dumating yung full stack. Pero kung tutuusin kasi, like sabi mo, halimbawa, ito na naman, parang hindi ko minamaliit. Ha. Halimbawa, blog site. Gagawa ka ng blog site. Mm-hmm. Ano yung worst na sunog na pwede mong mangyari? Diba? Parang hindi makapag-post mula sa admin ng article sa website. Parang, okay, wala namang siguro kung monetary yung mga content, yun, mawawalan ka. Pero hindi siya tipong nature na, alam mo yun, sa kada isang araw nawawala ka ng million. Yung pinaka, I think, production issue na, at least sa experience ko, na sa WordPress, na naging talagang malaki, is hindi siya sort of WordPress related siya, pero na-hack. Ah, kasi so, kung palambak yung era noon talaga nung WordPress, na hacking WordPress. Dahil, yun nga, open source siya. Oo. Tapos, masyadong infant pa yung produkto. Madaling, meron talagang hihirit at hihirit sa ano dun. Ang lupit ng hack na yun kasi ano siya, na-edit niya yung HT docs mismo. Grabe. Which is yung power kasi nung WordPress talaga na dahil since one yung setup niya pag tinik mo yung mismong framework yung nag-execute ng ano so technically writable yung lahat ng ano na yun, which is dapat hindi ko tapos siguro sabihin yung mga WordPress developer baka may ginamit ako na plugin wala base installation yan wala akong ginawa walang basic. Iba base installation siya hindi naman siya mission critical actually info site lang naman siya. And yung server itself is isolated naman sa buong network ng nung product. So yun nga para sa akin yun yung pinaka high priority issue na WordPress related na ano. Kasi pwedeng sa HT docs sa iba i-redirect pagka pumunta sa ganitong sa home. Ganun nga yung nangyari sa ano, redirect siya sa ano sa Russian site. So yeah. Pero pwede mo na lang gawin dun. Pwede mo ibalik yung dating issue doc. Pero yun nga eh. Pero kaya naganda ko na ano na-reformat ko yung server. Kasi ayun, nung mukhang ano eh. Pwede kasi nalaglagay ng worm na. Hindi ko na ma-figure out. Kasi kahit i-reinstall ko yung HT docs, napapalitan niya. Lupit. So parang within OS na talaga na hindi ko na mahanap. Ayun, ito na. Ito na yung medyo blurry talaga na part. Even sa case ng experience ko yung going mid. Yung mid kasi sa tingin ko yun yung pinakamatagal na part ng career natin. So mid. So when do you consider yourself mid?
Sa or, sa akin kasi nung, or ito sige palitan ko ito. Kailan ka dapat magkaroon ng lakas ng loob kasi ganun naman na yung ano eh, ganun naman na yung yung job hunting ano natin. Kailan ka dapat magkaroon ng lakas ng loob na mag-apply or mag-search mid-level programmer kung halimbawa junior ka. Hmm. Parang ayun nga, kailan ka dapat maghanap na i-search mo na mid-level jobs. Pagka mid-level job ka, para sa akin ha, para masabing mid-level ka, meron ka ng, hindi naman, ano ko ba sabihin to? Ano tawag mo dito? Meron ka ng vast knowledge sa isang particular na framework o language. Hindi naman language, framework, kahit sabi mo lang framework. Or mismo nga, yun, yung language. Sabi mo, language na lang. Like, kasi sabi mo, halimbawa. Or sobrang comfortable ka na nagamitin yung isang technology at least. Oh, yung isang technology. Yung, yun, kahit isa mang lang stock. Like, sabi mo, walang pwedeng sabihin na, para sa akin, ha? Pag sinabi mo, mid-level na front-end developer ka, kahit anong iba to na sa'yo na ano. Pag kasi front-end developer, mid-level na front-end developer, hindi na tatanungin sa'yo dapat kung, or pwede naman tanungin sa'yo, pero pagka hiningi sa'yo na, halimbawa, front-end developer ka, tapos mid-level ka, sige, gawa tayo ng bagong iteration ng web app natin. Pero, huwag na tayo mag-bootstrap, mag-tailwind na tayo. Sa'yo, okay sa'yo mag-fall yun. Sa'yo mag-fall yun pag mid ka. Hindi mo pwedeng ibigay yun. Parang kung junior ka, masyadong malaki yun para sa junior. Pero kung mid ka, ikaw na yung maglalatag. Gets. Ilalatag mo na yung, kung sabagay yung tech stack na gagamitin. So, sa coming off dun sa sinasabi mo, I think pwede kang makonsider as mid externally kapag yung medyo time-sensitive na task ibibigay na sa'yo. Like, parang kailangan na yan sa Friday. Yung, or even yung urgent, yung sorry, singit ko, ikaw na lang. Sa akin, nalaman ko, ang keyword sa akin doon, nagta-transition na ako nung mid. O, sindihan na yan. Sisindihan ka na. Para alam kung masusunog ka o hindi. Well, totoo naman eh. Parang yung isa sa previous supervisors namin ni DA, ano lang naman eh, liyaban mo, dalawa lang naman pwede mangyari. Gumaling siya or hindi. Yun lang naman. sa tama yun, tama yun. So yun, pagka sinaming sisindihan ka, or yun nga, isasaba ka na, or ang ibig sabihin nun, parang, halimbawa, may project, doon sa conceptualization, sinasama ka na doon. Pwede. Like, kasi halimbawa, sige, kunin natin siyang, ito yung mid, kunin natin, isama natin sa initialization ng project. Usually kasi ang sinasama doon, walang junior na sinasama doon. Mid ka agad, ang pinakamababang isasama doon. Kasi, or actually, yun nga eh, pwedeng, actually pag may ini-invite ka, hindi naman consciously yung mid developer, basta yung taong yun. Yung nakikitaan na nila ng ano ng potential yun, I guess. Kasi pag halimbawa naglalatag na, syempre, ewan ko lang sa ibang company, pero alam ko mostly naman, pag may bagong project, pag pinag-uusapan yung stock, ang hinahatak dun, yung intermediate na gagawa ka agad. Yun, no. Pag junior ka kasi, ano ka na eh, kung sabaga, yun nga, utility ka na rin eh, parang junior and entry level. Sinasama ka na dun para mapagaan na yung trabaho. Pero kung yung starting ng isang project, walang gumagawang junior, mid saka senior or yung, mid to yung, senior yung mid kasi eh. Pwedeng yun nga yung sabi mo isasama sa meetings para lang first hand at least from the implementers marinig ano ba yung yung requirements, di ba? Parang siguro yung well para dun sa mid level developer para rin ma-internalize na paano yung diskarte nung gagawin. Kasi pag naglatag ng architecture, alam mo kung paano diskartihan mo. Kung feasible ba siya at all. And not necessarily naman na ikaw mismo mag-contribute na ano na parang, pwede nga yung ano, usually meron lang naman sila sa meeting. Para lang ma-ingest mo kung ano yung kailangan. Para hindi na, usually yung mga seniors, sinasama yung
mid-level developer, honestly, ito ako, ginagawa ko yun para lang hindi ko na ulitin sa kanila. Kasi yun din lang naman yung maririnig nila. So might as well, di ba? Pakinggan mo na from them. Parang gano'n. Ako naman, kaya nagsasama ako noon ng mid pagka initialization ng project. Kasi sila yung sasalo pagka medyo kung sabagan na layout ko na. Pagka diba, na layout mo na yung buong framework, yung sabi mo yung architecture, yung library structure or yung folder structure. Alam nila. Alam na nila kung ano. O halimbawa, sige, mas maganda kung sa frontend para mas madali. In a way rin kasi parang check and balance sa ano sa senior. Uh-huh. Kasi yung mga seniors naman, hindi naman sila super perfect na kumuha ng requirements. So halimbawa, may sinasabi na requirement yung senior. Pwede, halimbawa ikaw, nandun as a mid, nandun ka naman sa meeting, pwede mo sabihin na, pwede mong i-flag na parang hindi yata yan yung requirement natin. Mukhang ito yata yung sinabi. So parang ganun. So medyo nagre-rely na rin kahit paano yung senior sa mid-level ng konting decision power. Akala ko ikaw yung nawala, ako pala. Biglang nawala yung sininok yung router yata or yung internet. I don't know. Nandito nga ako ng mute para lang malaman ko kung ako talaga eh. Hindi ako yata. It's me, it's not you. Ayun. Ano yung huli mong narinig? Ganda yata anong sinabi ko. Tapos hindi. Hindi ko na nga alam kung... Tinan mo, kung sa record, hindi ko na yun. Okay ko, itatranscode pa ulit eh. Anyway, I think yung last... Basta yung last na sinasabi ko yung senior... Kasi nasa mid-level na tayo, di ba? So, Converge, ano ba naman? Timing naman kayo, Converge, no? So, paano yan? Anyway, ayun. I-rearrange ko ulit yung thoughts ko. Na-distract ako dun sa nawala internet. Ayun, yung senior, minsan would rely na rin sa mid-level na on some decision making din. So parang narinig mo pa ba 'yung sabi ko about sa check and balance, yung mga ganyan? Hindi. Ah, okay. So sabi ko yung ano, yung minsan kasi yung mga senior hindi naman super perfect na nakakakuha ng requirements punto per punto. So minsan yung humihingi rin sila, hindi man humingi, parang nagwe-weigh in, pinapa-weigh in din nila yung ano, yung mid-level na parang tama ba yung ano, rinig ko or ganyan. And in a way, mas pamapakinggan. Especially sa context ng meeting, pwede kasi maging secretary ka nung senior. Pero hindi, okay lang yun. Kasi ibig sabihin nun, parang nakikita ka ng potential. Actually, kung sinama ka sa mga ganong klaseng meetings, medyo ma-flatter ka kasi nakikita ka ng potential na ano. Kasi to be honest po, mahirap graduate ng out of junior sa isang kumpanya. Na hindi yun nga yung sinasabi ni DA kanina nung umpisa nung episode. Pwede ka magstay as junior forever. Walang pakialam yung kumpanya doon. Parang sige, code monkey siya forever. Kasi effective ka doon eh. Parang wala kang progression. I mean, companies are totally okay with that. Kasi nagagawa naman yung trabaho. Pero once nakikita ka na ng potential, dun na, yung bibigyan ka ng konting responsibility, i-gauge ulit yung limits mo. So not everyone actually nakaka-experience nun. So, pero yun madalas yung pagkahalimbawa. Yun yan, pagka sinindihan ka na, pagka tinanay, ito gawin, paggawa ko nga ito dito. Pero nag-fail ka yung expectations. Yun, balik junior ka talaga. Oo. Tapos ito, sige, share ko naman yung experience ko. Paano ko nakita na nasa mid-ish na ako. Nakakatawa siya dude kasi nga sa case mo dude nag-stay ka sa company na matagal. Ako hindi. So parang ginawa ko kasi isa rin kasi sa motivation. Let's be honest, motivation mo naman na kung bakit gusto mong mag-progress sa levels. Syempre yung progress din ang pay. Given naman 'yon, 'di ba? And it's not bad. Hindi pwedeng sabihin mukhang pera kasi it's your profession, di ba? You work naman to get paid. Anyway, so yun. So, isa rin kasi sa laging driving factor ko dun is parang kailangan ko na yata ng pagpataas ng sweldo. So, naghahanap ako na ano, ng job. So, ang filter ko dun sa job street pa nun eh. Job street pa rin naman yata ngayon or so, basta yun dati kasi yun lang yun lang kasi dati wala nang iba eh.
Job Street lang, tsaka 88 jobs yata, or jobs DB pala yun. Anyway, yung filter ko doon, web, PHP, yun lang, web, PHP, tapos salary range na gusto ko. Lumalabas lahat ng ano, lumalabas lahat ng searches is mid-level na. So parang inisip ko, ah okay, pang mid-level pala yung gusto kong sweldo. Tapos kino-check ko yung requirements sa parang okay, kailangan 3 to 5 years 3 to 5 years experience ng web dev. Okay, check. Alam ng ganitong technology, check, ganyan ganyan. So sinisip ko, mid-level na ba ako? Parang okay, I guess I'm mid-level. So sa tingin ko, yun yung ano, yun yung naging hudyat yung indication niya pala, yung indication ko na okay, sige, pang mid-level job na nga ako. So parang I stopped looking for junior level jobs kasi wala doon yung hinahanap ko, nasa mid-level na. And quite honestly, feeling ko may experience yung return. Nakakatakot siya kasi yung resume ko at that point puro junior, tapos mag-a-apply ka as mid-level. Medyo nakakatakot siya kasi parang medyo ano eh, syempre yung recruiter, yung mag-a-assess sa iyo, iisipin niya bakit ang lakas ng loob nitong tumalon into another level na. So parang, and to be fair and to set the expectation, maraming beses ako na-reject nung sa jump na yun. Kasi paningin sa akin junior, and yun nga sa point nga ni DA, kung hindi ka naman masyadong tenured, ang hirap pagkatiwalaan. So parang alam mo, parang hindi nila alam kung mid-level na ba talaga ako or junior ba talaga ako. So parang nagkataon lang may kumpanya na nag-take ng chance. So ganun din siya. Yung job hunting from junior to mid, lalo kung junior pa rin yung latest na ano mo na position mo, medyo mahirap. I could say sobrang, hindi mas sobrang, pero mahirap siya. Ano pa yung sa tingin mo in-expect kapag nasa mid ka? Feeling ko kasi yung mid, dude, ito yung siguro, it's a good 5 to 6 years of this whole career. Para sa akin, kasi pag mid ka na, ano na yun eh, paano ba ito? Tagasalo ka na. Mm-hmm. Like, halimbawa, syempre pagka yung senior, wala. Mm-hmm. Sinasalo mo na yun. Sasaluhin mo na kung ano yung gagawin niya. Yun. Kasi, tapos, halimbawa, kapag naka-leave yung senior, no, ikaw yung OIC, yan. Tapos, halimbawa, sa meeting, pag sa meeting, halimbawa, sabihin mo, parang updates, tapos natamad yung senior, ikaw na yung papapuntahin doon, parang, sige, atin ka na, ikaw yung matend yung meeting na to. Tapos sabihin, kasi alam niya na marirelay niya sa'yo kung ano yung kailangan eh. Mm-hmm. Oh, busy ka. Siyempre, pagka senior ka na, mm-hmm. As much as possible, ayaw mo mabother ka na doon sa ginagawa mo. Pagka nasa gitna ka na. Tama, oo. Siyempre, minsan pagka may kailangan ng meeting, tapos sabihin updates or may bagong requirements or may update sa requirements, yung minsan yung need na yung pinapadala doon kasi alam niya na malinaw nang i-relay sa'yo. Sa kung halimbawa meron mang conflict sa ginagawa niyo na, may explain niyo ng need. Halimbawa, ito nagawa niyo na to, tapos kasi gusto pala ng client ganito. At least masasabi nung mid na yun, kaso lang, yung ginawa namin, ganito na eh. So, mahirapan kami mag-ano. Kung senior ka, kaya rin naman yung sabihin yun. Pero, kung nasa git, kasi nga, di ba, aminin naman natin, sa pagdating sa IT, merong deadline, pero yung time ng discovery, hindi yun. Magalaw din siya. Pero yung deadline, nai-stock. Yun lang yung deadline. Pero yung changes, moving target. No? Kaya, yun yung maganda pag may need ka, siya na yung papadala mo dun. Para at least ikaw, tuloy-tuloy ka rin. Kasi ang hirap din, syempre pagka senior ka, medyo diva ka na eh. Ayaw mo mawala sa train of thought. Pag nasa nagtatrabaho, ayaw mong nai-store mo. Well, it goes through for all levels naman. Pero
Pero mas may karapatan na yun. Oh, mas, medyo mas important na siya. Eh. Mas important yung ginagawa. Hindi mo mas important, pero mas mission critical. Yun pala yung term natin. Mas mission critical. Most likely yung ginagawa ng senior. Actually, kung nagko-code yung senior, may sobrang importante yun. Yun. And I think sa mid, dude, ito rin kasi yung ano eh. I think dun ako nag-benefit nung mid na ako. And I think ikaw din. Yung R&D. Kasi most likely, halimbawa may bagong feature, actually may bagong framework, or halimbawa may i-re-recode kayo, may i-re-refactor kayo na part ng system, pwedeng sa'yo ibigay yung feasibility study na parang check mo nga kung okay itong specific na framework or technology nito para sa ganitong requirement. Could be totally na hindi mo siya alam. So nagre-realize sila dun sa mid-levels na to give decision on new products and not necessarily yung new expansion, yung mga ano, parang pwedeng magkaroon ka na ng say na parang try natin yung ganitong framework, pero alam mo yun, yung yun nga eh, doon ka na partly nag-expand ng knowledge mo na parang pwede rin sabihin sa'yo na parang let's just say yung team setup niyo hindi pa automated yung deployment and all. Pwedeng sabihin sa'yo, uy, aralin mo nga yung GitLab CI or GitHub Actions. Check mo kung paano natin may incorporate sa pipeline natin. Pwedeng sa'yo ibigay yun. Actually, malamang alam din nung senior. Ah, go ahead. Pag mid-level ka na ba, may subordinates ka na ba? Actually, isa yan sa tanong ko eh. Kung yun nga eh, kapag mid-level ka, senior ka, does it automatically mean na team leader ka? Parang binalik ko lang sa'yo yung tanong. Para sa akin kasi, yung nagiging team lead lang senior eh. Para sa akin eh. Pero ito nga eh, ito, babalik ko ulit ah. Kailangan ba may team ka? Kasi sa case ko, senior ako. Hindi, sa case ko, senior. Senior ako. Wala akong team. As in, solo dev ako. Solo dev ka. Pero, ito ah. Paano kung halimbawa, dumating sa, sabihin natin, dumating yung time na medyo mamadaliin yung project mo. Mm-hmm. Kaya kailanganin mo ng isang tao. Magiging magka-level ba kayo o under sa'yo? Yeah, siyempre under sa akin. Yun yan, exactly. Kasi senior kayo. Hindi, sige. Ang keyword, I think, kasi is yung reliability mo sa pagtatrabaho. Like, kasi doon yung... Para sa akin kasi, mas maganda kung mag-transition na tayo pagkadating mo from mid to senior. Sabi kong senior ka na if you call the shots. Of course. Nasa, sa'yo nakasalalay yung architecture. Yun na. Sa'yo na yung architecture. Pagka okay, sige, senior ka, usually para sa akin, technically ikaw na yung team lead kasi ikaw yung naglatag nun eh. Yung buong flow ng proseso, ng tech, yung buong layers ng tech stack. Yeah. Ikaw yung nag-establish na yun. Yun. Bilang nandiyan ka na, kaya yung ano, actually, nagigets ko na yung ano, yung kung bakit biglang napatalon si DA sa senior. Kasi, to be honest po, sobrang lalo yung, yung umpisa ng mid, malinaw naman yun. Pero yung transition into senior, medyo blurry siya. Kasi parang, nagiging natural progression yung mid to senior. Kasi yun nga, yung sinasabi ko kanina, sa mid kasi, you start to explore new things. Medyo mas nagkakaroon ka na ng grasp sa isang part. Hindi lang isang part eh. So yung, isang part ng project in all its aspects. So parang, you call the shot sa UI nun, sa process nun, yung architecture nun. Eventually, palaki na ng palaki yung responsibility mo na yun nga, naturally, magiging senior ka na din. So, yun nga, yun yung ano. Pero yun nga, yung sabi, kaya yung... Tama nga dun eh. Kaya nagiging blurry yung mid to senior kasi yun nga, ikaw yung minsan ini-charge sa R&D. Ngayon, pagdating dun sa R&D, minsan kasi pag-R&Dhin ka ng bagong framework na in the end, magpipick up na yung senior dun sa naumpisahan mo. Yes, exactly. Kasi ito, bigla kayo talaga sobrang nakakatawa gano, nakakatawa na tawag dito, na setup kung bakit ganun 'yun. Kasi dude, aminin natin, ang seniors
mas madaming meeting kaysa sa coding totoo, time. Totoo. Kaya nagkakaroon ng mid-level kasi parang sasabihin ng senior, paki R&D naman. So parang paki-check na lang yung gawa niya. Uh-huh. Tapos parang kasi ano eh, minsan word ulit din, masama man sabihin, pinapasa talaga ng senior yung ibang load niya sa mid. Kasi nga not sa tinatamad siya, pero minsan pressed siya with time. Nagiging ano na rin kasi ang seniors, eh, nagiging middle managers na rin. Uh-huh. Na as much as they want to code, hindi talaga kaya kasi sa meeting. So pinapasa nila sa mid. Mm-hmm. Sa mid. So ngayon, yung mid developer naman, syempre lumalaki yung scope ng ano, lumalaki yung scope nung domain expertise niya doon sa product. Nag-end up si senior developer, halos wala na siyang alam sa technical implementation ng ano, mm-hmm, nung project na. Yun nga, sinabi ni DA, nagpi-pick up na lang din siya kung ano yung ginagawa nung mid-level developer. Mm-hmm. And the funny thing is, dahil sobrang laki na ng domain expertise ng mid-level developer, siya na yung isasama dun sa middle management meeting, which eventually, siya na yung senior. So, kasi yun nakakatawa doon. Oh. Ang hindi lang, ang pagkakaiba lang ng senior to mid is yung accountability. Accountability, yes. Yeah, so. Pagka sumabit yung, halimbawa, hindi kayo nag-hit ng deadline, hindi yung medyo may kasalanan nung kay shop ay nag-umpisa nung ano. Mm. Kasalanan nung ano. Ang kakastiguhin doon or ang pag-explainin doon yung senior. Ah. Pero ito sige, bibigyan ko kayo ng mga sobrang nuances ng pagiging senior. Akala niyo ang saya ng buhay ng senior, di ba? Pero yun, halimbawa na dumating sa point na ganyan yung pagkakastigo na. Sabihin ng senior, well, at least sa utak ko parang pucha, meeting tayo ng meeting, anong matatapos ko? Parang paano pa ako mababantayan yung team? So, parang ganun. Ganun yung mga nuances ng pagiging senior din naman. Pero, maganda yung sabi mo doon, yung accountability. I think, yun nga, yung kung i-gauge man natin yung levels na to from entry level down to the senior level. It's all about accountability naman. Na parang, like sa entry level, wala ka na, hindi ka naman accountable talaga sa ginawa mo. Parang kasi inutos lang din talaga na gawin sa'yo yun. Mm-hmm. And then entry level, you have some sort of accountability na parang, uy, ba't di mo naisip yan? Common sense naman na yan. So parang accountable ka dun sa implied task. And then... Pag junior. Pag junior, yeah. Tapos pag mid-level, accountable ka naman dun sa isang process flow or accountable ka na dun sa ibang developers. And then pag senior ka, accountable ka na for everything. So parang, I think yun na yata yung sagot dun. Yung parang ano, yung accountability mo lang talaga and how reliable you are na madideliver mo yung project na yun. Ito, may isa akong tanong dun din. Is being a team leader necessary para matawag mo yung sarili mo na senior? Parang, i-rephrase ko yung question ko. Ang common kasi na sinasabi is kapag senior ka, may leadership role ka na. Pero does it automatically mean na kapag senior ka na dapat maging team lead ka na or kailangan sobrang malupit ka lang na programmer? Para sa akin, hindi pwedeng malupit na programmer. Kailangan may leadership role ka talaga kung magsi-senior ka. Kasi kung as a senior, dapat alam mo kung kailan mo kailangan ng tulong dun sa ginagawa mo. At kung wala kang leadership role, hindi mo kayang i-cascade yun. Yung mahirapan ka mag-cascade yun. Kung para sa'yo, ikaw lang kasi masyado, parang ikaw lang yung nakakaintindi, ano, wala makakagets ng ginagawa mo. Kung dumating ka sa punto na yun, yun yung mahirap pagka one-man team ka, tapos in-assume mo yung role na I agree. Kasi darating yung time na kung halimbawa enterprise level yun or wala namang kumpanya na nang paliit ng paliit eh. Paliit ng palaki yun eh. So kung nasa senior level ka na, dapat kaya mong i-convey kung ano yung purpose ng project mo, kung bakit ganun yung architecture mo. Pag senior ka na, dapat kaya mong i-convey yun kasi yung hindi mo kung darating yung panahon, pag lumaki na yung kumpanya, kasi pwede ka naman starting nun, mag-isa ka lang, di ba? Pag lumaki na yung kumpanya,
kailangan kaya mong i-disseminate totoo, yung task. Kahit pati yung knowledge. Pati yung knowledge. Ngayon, kung hindi mo kaya, kung wala kang leadership role, hindi mo kaya. Hindi mo magagawa. Yeah. And I think ano naman eh, kasi yung being leader, not necessarily naman na project manager. Kasi marami namang technical lead. So parang programmer ka, pero you call the shots sa... Not necessarily ikaw yung gumagawa ng estimates, ng project timeline and all, pero ikaw yung nagko-call ng architecture, ikaw yung masusunod kung paano i-implement to, yun, pwede yun. Actually, pagdating, yun nga eh, ito yung question ko pa rin ngayon, kasi senior tayo. Ano nga ba yung after ng senior? What do you think? Para sa akin, ang after, yun yung maraming sasanga na. It's either, one is, pwede ka maging productive. Yeah. Kasi nga, tulad nga yung sabi ko sa'yo, di ba? Habang, ang isa sa ano, hindi yung tenureship, yung domain knowledge. Now, being sa kakagawa mo nung produkto, alam mo na kung ano pa yung potential ng produkto mo. Mm. Kaya pwedeng maging productive ka. Pwede ka rin maging business development. Mm. Naman din. Dahil alam mo na kung paano paano mag-code ng isang product, pwede kang gumawa na yun. Makapag-isip ng bagong product ulit. Isang indicator na masasabi mo na senior level ka na is you come to terms with the fact na wala talagang full stack developer. Totoo yan. Kapag naiintindihan mo na yan at kung bakit, sabi mo, in a way, masasabi mo, senior developer ka na. Kasi going back sa sinasabi ni DA, hindi ka pwedeng maging isang senior kapag hindi mo nakikita na kailangan mo ng tulong. Kasi weird pakinggan, no? Kasi entry level, kailangan ng maraming tulong. Pagdating ng senior, dun din naman na nakikita namin, kailangan namin ng sobrang maraming tulong. Kasi I think it comes with the responsibility na parang, syempre hindi ko naman kaya lahat. So parang kailangan ko ng tulong ng iba. So actually, kaya rin naman nagkakaroon ng entry level job, junior level job, dahil sa kailangan ng tulong ng senior. So ganda. Actually, ang ganda ng mga realization ko yun. Kasi take away ko din yan sa current setup ko. Kasi nga, solo dev ako. Tapos, wala naman sinabi na senior ako or whatevs. Pero, yung the pay is senior. Yung designation ko yung senior. I think yun nga eh. Yung coming back doon sa previous episode, sinasabi ko na kailangan ko na ng tulong sa ganito. Kailangan ko na sa tulong ng sa part na to. And then, tinanong mo rin ako kanina na kapag humingi ba ako ng tulong, under ko ba siya or parehas kami ng level? Parang, oo nga naman. So parang, parang inherently talaga yung leadership, it comes with seniority. Kahit takasan nyo, parang, hindi ako magaling mag-lead ng team, ganyan-ganyan. It will always come to you sa tingin ko pag nasa senior level ka. Kaya nga doon nga eh, sabi mo diba, what comes after being senior? Is stepping away to code na talaga. Oo nga eh. Pero weird, no? Parang, paano kung gusto mo talaga mag-code? Actually, kung gusto mo pa rin mag-code. I mean, coding is life. Parang gano'n. Yun. Magiging ano, it's either magiging pangalan. Para sa akin, senior ka, tapos, ako kasi, ano na ako eh. Technically, para sa akin, sinasabi ko lang web developer ako, pero may hawak na ako ng isang departamento, which is yung UI UX. Department of Health. Sorry. Yun. Nagko-code pa rin ako. Nagko-code pa rin ako. Pero, pagdating sa tawag dito, yung standards, pagdating pag paano gumawa ng interface, pagbibigay ng knowledge about UX. Kasi wala na mga kasing standard ng UX eh. Depende yan talaga sa produkto mo eh. So, ayun. So, sa pagtuturo ng UX, kung ano yung magandang i-practice or magandang i-apply, yung depende sa produkto. Ayun, ako yung umano na. Pero, sa literal naman eh, once na nasabi mo na yun, kung naiplano nyo na yung UI and UX, di naman forever, every day, pinapalitan niya eh.
So, yun. So, kaya kailangan ko pa rin mag... Kaya yung pagka-downtime ko, mag-code pa rin. Pero marami din ako meeting kasi... dumating na ako sa punto na yung CTO namin, sobrang dami din yung meeting. Ako na yung sumasalo ng iba. Oh, baka so, pa-CTO ka na yata, dude. Kasi, di ba? Pero, medyo blur na yan. Pero, yun eh. Ganun na yung ano namin. Ganun na yung relationship namin ng CTO namin na pinagkakatiwalaan niya na ako. Minsan, ang tiyatanong na lang niya, hindi na nga niya inaalam kung ano nangyari dun sa project. Basta, alam niya, tumatakbo yung mahihip yung target. Yeah. Right. Kung hindi man, sasabihin ko na sa kanya kung may problema. Doon na yung dumating yung ano sa yung role ko. Na, pero para sa akin, kasi yun nga, sabi ko nga sa iyo, wala kasi akong senior, walang level din sa akin. Kasi hindi rin ako full stack eh. Para sa akin, hindi rin ako full stack. Full stack ako. Full stack ako, dude. Based sa LinkedIn ko. Pero, hindi ko rin masabi kasing DevOps ako. Kasi, nung nag-DevOps kami kasi DevOps ako kasi technically ano namin containers na yung naka-cloud based lahat. So pero dating yung punto hindi ko kayang mag-stay para alamin ko kailangan mag-scale. Yeah. Ng database. Ayun nga, diba, sabi ko, ang hirap na nun, diba? Oh, yun. Kaya, yun nga, sabi ko nga, may term na DevOps, pero habang sinasabi niyo yung full stack, habang sinasabi niyo yung DevOps, at later on kasi, iniisip niyo lang siya as a small company. Kaya sa Google naman, walang ganun eh. Walang DevOps, walang full stack. Kasi darating talaga yung punto na kailangan yung i-granulize lahat ng piyesa. And I think yung being senior na or... I mean, at least yung blur between mid to senior, dun mo na rin makikita kung saan mo gusto mag-specialize. Parang, aabot ko na sa point na parang ayoko na mag-frontend or hindi naman sa ayaw mo, pero parang nakikita mo na yung kung saan ka most fluent. Pwede ka na, like me, comfortable naman ako ng frontend and backend. Ergo full stack. Pero anyways, yun, so parang ano, parang comfortable ako on any stack. Pero mas fluent ako sa backend. Parang ganun. Mas prefer ko yung backend. Mas na-enjoy ko yung architecture, pagkakabit-kabit ng mga components ng ganito, rather than doing frontend. Pero na-enjoy ko. I mean, na-enjoy ko rin naman. Mas na-enjoy ko lang yung isa. Not to say na ayoko yung trabaho na yun. Mas gusto ko lang yung isa. Parang ganun. Parang sa pagdodoktor, di ba? Parang, preference wise, mas gusto mo yung processes na lang, yung business logics na lang, rather than yung kumbaga, parang presentation layer. Parang given you, parang ano yan, halimbawa may bibigyan ka ng task, given na kaya mo lahat yun, ano yung gusto mong gawin? At isa lang yung pwede mong gawin. Parang ganun. Aabot ka sa point na magigets mo sa sarili mo kung ano yung expertise mo talaga. And I think pwede nga rin hindi siya targeted na skill. Talagang through the years, makikita mo lang talaga na, ay, mas magaling pala ako dito sa frontend. Mas magaling pala ako sa back. Yung passion mo siguro. Yung passion mo, like, katulad sa ating dalawa. Dude, ikaw, nag-keep track ka pa ba sa UI trends? Ganun. Or UX trend? Hindi na kasi, alam mo bakit? Kasi, kukunti na lang talaga. Kasi, hindi siya tulad dati na yung websites, pag sinabi mong websites, pupuntaan talaga yung website mo at tinitingnan yung design. As in, iba-iba yung itsura ng website. Sa ngayon kasi yung web / app, yun na nga eh, ang blur na nga eh, na iisa na lang yung itsura. May standard, may implied standards na ang UX ngayon. Ayun. Kasi parang isipin mo, diba? ano lang yun, ba yung tama ka eh. Merong ano, pero yung design language pa. Ano ka pa? Halimbawa, noon, di ba, flat. Tapos naging material. Di ba? Tapos ngayon, meron flat 2.0. Diba? Ang web 2. Nagiging web 2.0 nga na naman ulit eh. Yan, diba? Parang,
kinikip track mo pa ba yung trends na yun? Or sinusub, inaantabayan mo pa ba? Yung mga ganun. Eh nga, hindi na. Kasi parang ano eh, bigla na lang lumalabas. So parang, tingnan mo yung Facebook, anong itsura niya na ngayon. Uh-huh. Or, actually, yung even yung phone mo, di ba? Yung, mm-hmm. Yung iOS or yung Android, yung UI niya, di ba? Okay. So, doon na siya, makikita mo. Oh. Tatanungin kita ngayon, Matt. Kinikip track mo pa ba yung trend ngayon pagdating sa architecture? Like, di ba noon, event-driven, sabi natin, noon, di ba, monolithic, tapos naging monolithic, di ba? Nagkikip track ako. Yes, 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 oh, I do. Kaya yun din eh. Technically kasi, pagdating sa, ako hindi ko rin naman ako nagkikip track sa UI UX, pero dahil trabaho ko siya, kailangan ko mag, parang, you have to be in the know. In the know. Parang, pero yun eh. Sa akin, tama ka dun eh. Kung ano yung passion mo habang nagiging senior ka, mag-veer away ka talaga dun sa isa. Pero kung full stack ka, di ba, kaya mo pa mag-anahin yung dalawa. Parang nga, ano eh, it's, I mean, it could be passion or it could be, I think sa case ko kasi yung interest. Hindi lang eh, yung well, it starts with that, pero yung kasi kung interested ka naman and passionate ka naman about it, yung mas madali para sa'yo. Babalik na naman ako sa low effort eh, na parang, sige, even in my sleep, I could do that. Na parang ano, syempre, naturally, yun yung gusto mong gawin habang tumatagal, di ba? Hindi naman sa ayoko na ng challenge, pero parang gusto ko na ng challenge sa specific aspect na komportable akong tirahin. So, teka, bigyan ko kayo ng example. So, kumbaga, athlete ka, di ba? Napaka-general nun, athlete ka. Tapos for, through the years, di ba? Ang training mo is, kunwari, MMA ka, kanyan. Sige, MMA ka. I mean, komportable ka ba na maging basketballista bigla? Parang ganun. Pero athlete ka pa rin naman. Halimbawa, no, sa entertainment. So, you'd prefer, di ba, na parang kahit man lang malapit sa MMA, di ba, kahit boxing. Kaya kasi Conor McGregor tumira sa boxing. Or, diba? Parang ganun. Oh. Or eto na lang, sa entertainment, di ba? Pwede kang merong director actor, di ba? After ka na, ikaw pa yung director, di ba? Sabi natin si Coco Martin, di ba? Darating ba yung, kasi darating naman yung point na ayaw mo nang nag-a-act ka. Gusto mo nasa likod ka na lang ng camera, di ba? Di ba? Parang, sige mo, siya probinsyano, di ba? Dapat nga hindi yata probinsyano na yung tawag dun. Wala na, GCQ bubble na siya. Hindi and kasi, di ba, sige mo, ilang taon na ba yung probinsyano? O pag limang taon ka na ba sa Manila, probinsyano ka pa rin? Bagay. Good point. Wala naman, kung dito ka na nga nakatira, eh. Bagay, oo. Ma-adapt mo na yung way of speaking, way of, oh. Wala naman. Kaya dapat hindi na yata probinsyano yung tawag. Pero okay, yun, di ba? Yeah. Oh. Oy, baka naman sa ABS. Ay, meron pa bang ABS? Meron bang ABS? Oh, yun. Baka naman pero, diba, gusto nyong i-air ang Progrockers Podcast. Joke. Okay. Kasi isipin mo, marami namang actor, director din. Pagdating sa Pinoy, di ba? Like Joel Torre, Regina, di ba? Parang yun. Pero yun nga eh, darating pa rin kung ano talaga yung mas komportable ka. Yeah. Mas komportable ka bang nag-a-act ka or kayo nag-direct sa likod ng camera. Maski naman sa States, di ba? Ang dami na. Taika Waititi, di ba? Wait, ano? Taika Waititi. Yung gumawa. And yung, si Taika Waititi. Yung gumawa ng Thor. Sir, nagulat. Oh, nagulat lang ako. Ano? Oh, yeah. Sorry. Pagkakarinig mo ba? Hindi. Okay. Pero, sige. I think, ano naman. Sige, sa benefit naman ng listeners natin. I think most of our listeners, we don't have the data. Actually, hindi ko chine-check yung analytics natin. Yung listeners natin, I think, is nasa younger generation. Either coming into the career pa lang or nasa start ng career. I think sa akin, ang solid advice na lang sa, I guess, na masasabi ko around these levels is, don't be too conscious about it. Kasi, honestly, kami ni DA, I'm speaking for DA na rin, hindi naman namin alam eh, na
okay, mid na ako, level na ako, next year dapat senior na ako, malalaman mo lang na gano'n na siya if you're looking back. Na parang, ah, naging mid ako nung time na to, naging ano. Ano siya? Natural progression siya. So parang, in the same way na life progresses, yes, I guess, hindi mo pwedeng sabihin na next year mature na dapat ako. You won't know. And actually, age doesn't come with maturity. Parang hindi rin, although you say, sabi mo, mature na ako ngayon, you don't know. wala kang comparison. So parang ganun din sa ano. No. Sa tama nga, katulad din yung pinag-usapan natin, di ba? Hindi porket limang taon ka na sa isang kumpanya, mid ka na. Pwede junior ka pa rin. Actually, hindi nga ano eh. Again, time doesn't matter. Pwede ngang 15 years ka na. ano. But if you're doing the same stupid thing for the last 15 years, di ba? Parang, okay, are you even really a senior? Para, sorry, medyo elitist pakinggan na yun. Pero, alam mo yun, yung, I guess it's in the improvement, self-improvement mo na rin. So, yun nga, look back dun sa 15 years na yun, or look back sa, actually, even sa years na nagtatrabaho ka na, how much you've improved, ano yung mga part na naging comfortable ka na, or yun nga, it's more of your confidence level na rin and yung accountability mo sa project. My pressing question eh. From all over, mga senior developers ba nag-i-stack overflow pa rin at nagka-copy paste pa din? At nag-google pa din ba? Ako? Oo. Pero yung ini-stack overflow mo, hindi na paano i-code ito or paano gawin ito. It's more like, makikita mo naman eh, pagdating doon sa Stack Overflow, mga tipong, sabihin natin, sa S, pangit pagka-SEO, sabihin natin, pagka, halimbawa, ako, kung ako, ang pwede kong, masasabi kong senior level na Stack Overflow na search is long. Ano yung mas okay na gawing load balancer sa Kubernetes? Ingress o may Nginx ka? Yun, actually, pag ganun sa Medium ko na nakikita eh. Meron din sa Stack Overflow. Ang magandang naman din kasi doon sa Stack Overflow, tawag dito, yung reply kasi, parang, halimbawa, may argument na ganito. May community nagkakaroon na talaga. Nagkakaroon ng sariling tapak. Hindi katulad sa, ano, sa Medium. Talagang... Sabagay, ano. One-sided opinion siya. Sabagay. Ayun. Tapos, ayun. Google, dude. Nag-google ka pa ba? Oo naman. Actually, ako, ito sa totoo lang, ha. Dahil kasalanan nyo lahat eh. Di ba nga? Sabi ko nga sa'yo, PHP developer yung pinasukan ko pero pinag-Java ko. Eh kasi PHP, alam namin kaya mo eh. Yes. Yun nga, dumating na sa punto na minsan sinesearch ko, paano nga ulit yung for sa Python? Parang kinukuha ko na, pero yung hindi ko inaano kung, tinitingnan ko lang yung syntax. Ah, okay, nakita ko na. Okay, ganito pala. Yung syntax to. Pwede ba yung tertiary tertiary if sa, sabi mo, sa Java or sabi mo, paano nga ba yung tertiary na if sa JavaScript, sa Java parehas eh, sa Python? Sa akin, nag-google pa ako. I think ikaw din, i-google mo to if ever. Pero kung hindi mo to ginugugle doon, sobrang bilib ako sa'yo. RegEx. Oh. Nag-regex. I mean, sige, maghanap kayo ng tao na probably meron na kaya mag-regex ng walang tulong. Pero that's a waste of time. Maghanap kayo ng developer or kung developer kayo na hindi ginugugol ang regex, message nyo kami. Bigyan namin kayo ng isang palakpak. So, tsaka isa pa na ginugugol ko is date formats, dude. Like, sa Moment.js, I mean, yung tawag dito, yung... Siyempre, hindi ko i-memorize mo pa ba yung date formats? Yung aliba, yung MMM, yung YY. Hindi siya pare-pareha sa lahat eh. Ayun, yun pa, exactly that. Hindi kasi pare-pareha. Yung big letter so, M, tapos... Sa PHP, iba rin. M, iba rin eh. Iba rin. Iba rin yung MM, saka MM na malalaki. Tapos yung conventions ng time zone, yan, yung Asia/Manila. Actually, meron may mga...
minsan may mga ina-assume ako na meron pero wala pala pag titingnan yung documentation. Sabi ko, nag-google din po kami. And meron din yung mga, actually mga function call, yung mga ano bang parameters ina-accept ng specific function na yun. Ginugugle din namin yun. Either ginugugle or dinodocument. So, I think, ano rin. Hindi ka na tinatandaan kasi yung mga yun. Kasi alam ko kung paano siya gamitin at kung kailan siya gagamitin. Actually, ang ano, ang kasi I think ang common takot ng mga estudyante coming into IT is hindi ka papayagang mag-google. That's kalokohan yun. I mean, kung may kumpanyang ganun, exit kayo dun. Hindi nila naintindihan kung paano mag-develop. I mean, no one should ever rely sa stock knowledge sa programming. Help is there. Tapos, ano ba to? Yun nga, actually, ang magigain mo na skill is kung ano yung i-google mo, kung paano mo i-utilize ang Google para mahanap mo yung kailangan mo agad. Minsan nga, si Google na mismo yung magsasabi ng sagot. Di ba may mga search na ganun? Totoo. Ano pa ba yung ginugugle? Yung, syempre, ito, ginugugle ko dun yung, ano, yung conversion ng Unix time. I mean, sige, kung kaya mo i-compute, di, sige. yung from Unix time to actual date, oh, sige nga. Saka ano? Tawag dito, ito, ginugugle ko rin to, ah. Encryption. Ay, of course, yeah. mag-SHA-5, ano yung lahat ng cipher. I mean, pwede mong i-run okay sa... Okay pa yung mga, yung MD, bihira na kasi yung MD5 lang din. I mean, pwede mong gamitin naman yung kung ano ba yung programming language na ginagamit mo. Pwede mong i-run yung function. Malamang may function na yun na pang-encrypt. Pero mas mabilis si Google, eh. Kaka-copy-paste mo na lang. Yun na nga yun. So, na yun. And from time to time, actually, may mga stupid daw na ginugugle na minsan even CSS values. Yes, so we do that. Kasi nga, yung masyado ka ng maraming na-ingest na kung ano yun, sinasabi ni DE kanina na nagko-conflict na yung mga alam mo na syempre, your brain and your can only hold so much in the immediate time period. Di ba? Andiyan naman si Google. Eh. So, yeah. Saka parang kung halimbawa, masyado ang malaking time na in-spread sabihin mo sa backend. Tapos kailangan mo mag-code ng CSS. Kailangan mo talaga mag-Google. Kasi yung context shifting eh. Parang context shift. Yun talaga matindi ang context shift na yan. Actually, yung context shift, maintindihan niya yan na pag medyo dumadami yung responsibilities niyo. Ang ma-advise ko rin pala sa mga, syempre, yung mga, kung dito sa industriya na ito, kung nasa junior ka, so, kung mapapansin nyo, hindi na, blur sa amin kung yung time kung kailangan kami nag-shift. Sa totoo lang, blur din sa amin kung kailangan nag-level up. Dahil, ini-enjoy ko lang yung trabaho. That's the thing, yes. That's the thing. Tapos hindi, So, along the way, kasi nga, sabi ko nga yung passion eh, parang, ito yung, kaya hindi rin ako makaalis sa pagko-code, kasi, ito yung skill or yung trabaho na hindi ko kailangan i-drag yung sarili ko out of bed every morning. Parang, parang sa akin, hindi ako mapag-shift into sabihin mo kung ako pwede akong mag-sales. Yung tech sales. Para sa akin, yun yung trabaho na kailangan kung bisihin ko yung sarili kong bumangon. Kahit sabihin mo, malaki yung sahod din. Di ba? Parang kinakasabihin na babangon ako para mag-tech sales. Yeah. Yan, hindi ko kaya. Sabi ko, same sabi mo, kung halimbawa, kahit same yung sahod, mas gugustuhin kong mag-code kaysa sa mga ano naman gusto ko yung sinasabi mo sa mga people naman na pinapakinggan si DA ngayon na nagdi-disagree malamang na parang hindi you dread your work programmer kayo you dread your work look back kung bakit programming yung pinasok nyo. It's probably not programming yung problema ninyo. It's probably your environment. It's probably the company or yung teammates mo. Hindi ko sinasabi mag-resign kayo. I think meron tayong ano doon eh. Meron tayong episode sa past na eh. Do we have yung when it's time to jump or to another job? Parang may sinasabi yata tayo dati na gano'n eh. Na parang indicators na kailangan mo na umalis sa kumpanya. Meron na nga ba?
Meron yun. Or parang in passing lang. Hmm, magandang topic yun. Eh, sige. Oh. Pwede tayo mag-build ng topic around that. Oh. Iba na, buka bibigyan ng topic. Eh. So, ayun. I think, ano, na-cover naman na natin yung, ano, yung most of gusto natin i-cover ngayon. So, parang yun lang naman, yung levels ng, ano. And again, saying, going back nga, hindi siya strict. Actually, sa tingin ko nga, if you even chase those levels na may strict goal ka na, ayun, kung gusto nyong gawing goal, yung pag, yung, kung goal-oriented naman yung gusto nyo yung progression, don't look at yung going mid, going senior, look at ano na lang, para sa akin, halimbawa, next year dapat may bago kong alam na language, or next year dapat alam ko na yung back end. Parang ganun. Hindi yung next year dapat mid-level na ako, next year senior na ako, kasi blurry talaga yun. Ano na, in retrospective mo na lang talaga mag-gets it. Pero yun nga, that's not to say, again, na wala ka dapat goal. I-shift nyo na lang yung goal sa actual learning, and that would really be more helpful sa tingin ko. Ako, actually, marami akong natutunan ngayon. So, kami mga seniors, marami rin po kaming natututunan na, ano, na from time to time. Ano ba? Do you have any parting advices, D.A., to our, ayun, our siguro, fellow Progrockers kids? Wow! Siguro ko, yun din siguro. Kung hindi ibig, kung hindi, para umangat ka ng level, siguro yung huwag mo masyadong madali. Kasi it takes, yung experience kasi it doesn't translate to time. Experience translate into kung ano yung nasusubukan mo na. So kung wag, kung ito lang yung pinapagawa sa'yo, napakapakboy pakinggan. Very DA. Kung halimbawa, ito yung trabaho mo, ito yung ginagawa mo sa office niya. Huwag mong ilimit na lang yung sarili mo na yun lang yung gagawin mo. Try mong, pwede naman halimbawa, mag front end ka forever. Pero, na, magpo-progress ka naman yun. Pero, kung halimbawa, naka, yun nga, sabi mo, naka-tailing ka. Forever ka na lang din naka-tailing. Maybe, try mo din yung, pwede mo ka mong gawin, tailing with animation. Saka ano rin naman eh, since, front-end, pwede ka namang hindi ma-restrict sa web. Pwede kang punta sa apps. Pwede mo, well, desktop applications. I don't know kung meron pa rin. Pero alam mo yun, it's still UI. So, parang yun. I mean, yun, makakapag-progress ka pa rin din. Kasi, ayun din eh, tama naman yun eh. Habang iniisip mo na, ma'am, pwede, paano kung gusto ko apps? O, hindi, baka ma-discover mo kung yung PWA. Diba? So, paano? PWA? Pa progressive web app. So, paano mo i-design siya na na mukha siyang app, ka, di ba? Para pag ni-render siya sa mas maliit na screen, di ba? Yan, pwede mo ano yun. Kasi, kung marunong ang, kung dumating na sa punto na nakapag-design ka na ng PWA, meron tinatawag sa Android app na PWA Trusted Web App Activity. So, ita-translate niya lang, or i-wrap around niya lang yung PWA mo into a frame na technically Google Chrome browser pa rin siya, pero wala na yung mga toolbars. Talagang yung frame lang. Yeah. Ayun. So, that being said, yun, na-cover na po namin yung topic. And, ilang araw na lang, dude. September na. So lalabas na si Jose Marichan. Napalitan si Jose Marichan, naging si Jackie Chan. Ay, sa Shopee lang pala. Hoy Shopee, baka gusto niyo mga ano. Yun nga, Burman sa naman. Malapit na naman ang Pasko. Oh my God. Isipin mo, ito na yung magiging pangalawang Pasko na walang Christmas party sa office. Kaya, so parang ganun lang din. Ganun din ang progression mo sa, ano, sa career mo. Just let time pass. Not as ano naman yung wala kang ginagawa, pero just let it flow and then learn with it as it flows. Okay na yun. So parang kung ano man yung nangyayari ngayon 2021, parang ganun, padaanin mo, pero don't forget about yourself, yung learnings mo. And again, ang closing po namin lagi is about sa health, kasi nga pandemya tayo. And
Well, disclaimer, hindi naman po kami medical professionals, pero we feel like it's the right thing to do naman since we have this platform anyway. Yun din. It affects all of us. I mean, madaming wala ng trabaho ngayon dahil to. Parang hindi makapagganap ng trabaho dahil. Okay. So, let's gusto do na nating part. Ang pinakamalit na pwede natin gawin is magpabakuna. Kung hindi mo ayaw pa magpabakuna, is just stay at home. Para hindi ka mahawad, hindi ka makapanghawa. Kung hindi naman kung hindi naman necessary yung labas, okay lang. And also, you might be staying at home pero nag-iimbita ka naman ng tao sa bahay. So parang quarantine, basically kaya nga tayo GCQ, lagi may QA. We are in a quarantine as much as possible. We should be in isolation. That sounds really sad, kaso it is what it is, di ba? The more we violate yung quarantine, the more lang na tumatagal to eh. So, let's do our part para ispapaiksin natin yung panahon na konting-konti na lang to. I mean, we are on the highest right now, pero sana ito na lang yung, alam mo eh, ito na yung surge before it ends. Sana, hopefully. Konting tatag pa guys. Kaya-kaya natin to. And, I guess that's it. That's, stay strong guys. Stay healthy. This has been Dwight. This is DA. And we're signing out. This is the Progrockers Podcast. Bye. Bye. Ladies and gentlemen, that was the Progrockers Podcast.